Okay. Mamaya, next natin, upper body naman. Explosive naman. Explosive, okay. Yeah. Kasabog. Pawis na yung likod ko. Pero yung underarm. Pero okay pa naman. Hey friends, welcome to my vlog. Problema mo din ba ang excessive underarm sweating? Meron akong re-review ngayon. This is Dry Chlor Antiperspirant. Hindi po ito sponsored. Narecommenda sa akin to ng friend ko. 700 plus pesos na bili sa Mercury Drug. Sabi niya kasi, sobrang effective daw. So on this vlog, itatry natin to. Kapag madali kang pagpawisan, may mga damit kang hindi maisuot. Yung mga ma-light colors, yung mga malalambot yung tela. Kita mo, meron pang tag. Last year ko pa to binili, pero takot na takot akong isuot kasi konting pawis lang dyan, halata agad. So, itry natin tong Dry Chlor. Kailangan pa tong i-assemble. Tanggalin yung takip ng bote. And dispose. Ayan. So, ayun yung liquid sa loob. O, ilagay yung roller ball. Okay. Yun na pala. So, ayan. Pwede nang gamitin. Maliit lang yung bote. So, pwede na nating subukan. Kaya lang galing kasi ako sa labas. So, nag-apply ako ng deodorant kanina. Ang instruction dito, dapat gabi mo siya i-apply. So, mag-shower muna ako bago ko to i-apply. Ito guys, prepare yourselves. Medyo maitim din kasi yung underarm ko. Dapat hindi ka bagong shave or walang sugat kasi ma-hapdi daw talaga to. Dapat wala kang nilagay. Hindi ako nag-deodorant. Hindi ako nagtawas. Sabon lang kanina. Tapos, hindi ko din siya in-scrub. Medyo maitim ha. Ayan, kaliwa muna. 1, 2, 3, 4, 5. Yan sa ilalim. Kasi hanggang dito sa ilalim, nagpapawis yung kilikili ko. So, kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa ilalim. Okay. Tapos, patuyuin lang. Hintayin matuyo. Ito walang amoy, yun nga lang, yung roll-on niya talaga, parang maluwag. So pag ganyan, minsan tumatapon sa gilid. Ayan, may mga nafe-feel ako parang konti-konting, parang tut-tut, mga kikot ng konti dito, dalawa. Tapos dito may isa, siguro yung mga balahibo. Actually, medyo makate, yung dalawang spot dito, tsaka isa. Natanggal ko na yung makeup ko kasi matutulog na dapat talaga kami ni Loki. Pero gusto ko lang i-update yung feeling pala. After mga 5 to 10 minutes, doon ko naramdaman yung ang kate. Pero hindi naman sober, siguro mga 50% out of 100 nakate. So, tolerable naman siyang hindi kamutin. Pero, makate talaga. Tapos, yung itsura, no, tinignan ko sa salamin, parang may mga parts na namula ng konti. Siguro yun yung makate. So, 1 week after applying Dry Chlor, grabe guys, sobrang impressive nung effect niya. Actually, hindi lang 1 week eh, kasi in-apply ko to Sunday night last week. Ngayon, Tuesday na ng tanghali. So, mga more or less 9 days na yon. And ito na siya. Kili-kili review. Grabe. So, mga isang oras na kasi ako dito nag-film ng video ng hair tutorial. So, heat, mainit yung pangkulot. Usually, pag nag-film ako dito, nakapatay aircon, nakapatay electric fan. So, pawis talaga. Pero tignan mo naman, ayan siya. Dapat once lang mag-e-effect na yon. So, ito yung nangyari. In-apply ko ng Sunday night. Tapos, nung pagising ko ng Monday, nag-shower ako. Ayan, nabinasa ko siya. Hindi na ako nag-deo. Pumunta ako sa kabilang bahay. So, medyo mainit. May ginawa kami doon. In fairness, as in, hindi talaga walang perspiration. Tuyo talaga. Eh, Tuesday, mayroon ako important event. Sabi ko, sana tuyo ulit yung underarm ko. So, Monday night, nag-apply ako. Mali pala yun. Isang malaking X. So, ang na-experience ko noon, nung nag-apply ako ng dalawang consecutive night, mas mahapde, mas makate. Pagising ko lang kinabukasan ng morning ng Tuesday, may mga red spots, tapos medyo parang nag-irritate siya. So, tinanong ko yung friend ko na nag-recommend, wrong pala yun. So, dapat once lang, and then mag-e-effect na yun. Siguro mga 2 weeks na mag-e-effect yung one application. And then for our safety, tinanong ko yung dermatologist ko na nagtitreat din ng acne ko ngayon. Pinaka-concern ko kasi sa mga nirecommend ko sa inyo tsaka pinapahid ko sa katawan kung baka effective ngayon tapos pagtagal merong long run, long-term na side effect. So, tinanong ko yung derma, wala daw. Walang side effect to in the long run. So, habang daw ina-apply mo to, habang ginagamit mo, mas nag-minimize yung sweating. Ang galing niya, sobrang effective talaga. In fairness, ngayon naman, gusto kong itry to sa mga intense activities. So, pupunta ako sa gym, itry natin kung effective pa din doon ang Dry Chlor.
So, andito na ako sa Gold's Gym sa Cubao, sa Manhattan Heights. So, before, nag-workout naman ako ng DIY workout sa bahay. Yung mga sit-ups, ganyan. Sama mo siya? Good, better. Yeah, better. Yeah, may pwersa ka na. Yeah, well, pag masakit na, kahit di tayo mag-tolta. Kaya pa naman. Last one. Okay. Kumaya, next natin, upper body naman tayo. Explosive naman. Explosive, okay. Yeah. Pasabog. Sayang na lowbat lang yung camera, pero phone na lang yung ginamit ko. So, na-prove ko talaga na sobrang effective nitong dry chlor. Hindi to sponsored, pero sabi ko nga dun sa friend ko na nag-recommend sa akin. Sabi ko, thank you sa pag-recommend. Kasi life-changing talaga. Kung hindi ko ginamit to, tapos nag-gym ako, siguro jahe ako magtaas ng kamay, kilos-kilos. Kasi pag tanggal ko ng shirt ko kanina, for sure, yan, buong yan. Talaga, ganun kasi katindi talaga yung mga sweat glands ko. So, ayan, na-test na natin sa gym. Blouse test ko ang dry chlor. Ito yung isa sa mga notorious na tela sa perspiration. Yung parang chiffon ata yan. So, pag madali kang pagpawisan, ang hirap isuot kasi konting basa, bumabakat. So, iwawak kasi fluffy. Sakto, 4 p.m. Medyo mainit sa labas. Try ko muna to. So, nasuot ko na tong blouse. Dito na kami sa labas ni Fluffy. Hindi ko pa man siya nawawak. Pinapawisan na yung sa may ilong ko tsaka yung sa may noon. Hello! Cute! Ay! Hello, Long! Hello! So, 30 minutes ko nang nilalakad si Fluffy. Pawis na yung likod ko. Pero yung underarm. Pero okay pa naman. Hello! After 1 hour ng walking ni Fluffy, ito yung blouse ko. Alam mo, sobrang effective talaga kasi dry talaga kahit hawakan. Yung likod ko, effective talaga. Galing. I therefore conclude na effective talaga to. 700 pesos lang, pero grabe, parang ang daming nabawas sa insecurity. Lalo na ako kasi, pag vlogger ka, syempre pupunta ka sa mga events, sosyalan. So, minsan di ka talaga makagalaw kasi di mo mataas yung kamay mo. Kasi nga, yan na, lumuluha na yung underarms mo. Tapos may mga damit kang hindi maisuot. So, ngayon, mas confident ka na. Kung interesado ka namang mapanood yung underarm, Botox para sa ano din yan, excessive sweating. Meron akong vlog na try ko na yun before. So, check description box para mapanood mo din. Ang advantage ng Botox sa underarms, mas hindi mo na kailangan magpahid ng kung ano-ano. Talagang as in, walang pawis talaga. Ang disadvantage nga lang, medyo mahal. 20,000 yung procedure nung nagpagawa ako before. And then, another disadvantage, syempre yung merong pumapasok na something sa katawan mo. Tapos, 6 months lang yung maximum na na-experience kong effectiveness. And then after that, nagpapawis na ulit siya. So, check description box to watch that vlog. So, itong dry chlor ba, gano'ng katagal yung effect? Experience ko mga 11-12 days, kailangan ko na mag-reapply. Kasi, nung first application ko, after 12 days, medyo nagpapawis na, pero nabawasan. And then, kailangan mo pa bang mag-deodorant pag gumagamit ka? My answer is yes. Kasi dati sinubukan ko na wala akong in-apply na anything. Tapos umalis ako ng bahay. Medyo may something, may chismis ng slight. So kailangan mo pa ding mag-apply. Kung anong gusto mo, pero ako ay suggest tawas na lang para mas organic and mas pura pa. Itong ginagamit ko, 15 pesos lang. Ito yung brand. Pero kahit na anong tawas, pwede mong gamitin. Kasi ito, may ano siya, may amoy, parang may perfume. Mas okay din siguro yung natural lang. Ayan, naubo pa ako sa amoy niya. So guys, I hope you enjoyed this video at nakakuha ka ng tip. Medyo mahaba yung vlogs ko sa mga product reviews para maipakita ko talaga yung test, yung actual na demo, and yung resulta. So, kung gusto mo pa ng mga vlogs like this, beauty vlogs, product reviews, subscribe to this channel. Follow me on Instagram and Facebook at Real Asian Beauty, sa TikTok naman at Christine Roses. And I'll see you next time. Bye guys!